share yung sister. Matapos ang pagkita ka sa atin. Amen. Dahil sa araw na ito, siya ay gagamitin ng ating Panginoon. Amen. Kaya tihanda na natin ating pandinig, ang ating isipan, ang ating kaluluwa, ang ating puso sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon na ipagkakaloob ng ating kapatid na si Sister Emily. Ay, malakas pa ang tayo ng ating Panginoon. Amen. Yung word doon sa kapel na sinulat mo. General features? Ano yun? Ay, yung ginawa mo nung sa Kokon Ban. O yung binasa mo sa amin nung nakaraan. O yung nakaraang prayer meeting. Word of wisdom, yung word of wisdom niya. So ano yung masasabi mo kung naisinulat mo? So i-share mo sa amin yung ano. Kasi nalito. God is good all the time. All the time. God is good. God is good all the time. God is good. The will of the Lord. Yes, the will of the Lord. Oh my God, sana ba siya? Yung pong... Basta kasi pag nagpusalita na ako, wala na. Tao talino, wala na. Yung pong cellphone ay isa sa additional mind ng mga tao. Kaya katulong po ng mga cellphone, hindi naman siya nakapatira nung ating... Oo, kasi iba lang yun. Mensahe, kundi walang ating kaisipan. Kasi yung mga cellphone ay mga sariling Biblia. Ay, wala, hindi ko nangyari na ano yun. Inano ko yun na sinabi ko, parang kinote ko yun, as kid. Oo, may ko. Opo. Saan mo ba nanak na ng halamit? Okay, hindi pa pano po. Nananak po, brother. Siguro ko ang maan. Siguro. Kung natatandaan mo lang. So, ayun na nga po, sabi ko nga dun sa ano, na, ano, being a disciple. Being a disciple, we are the itinerant preachers of God. Meaning na tayo ay pinadala ng Diyos. Mapalad na tayo eh. Mapalad po kayo. Kayo po. Tayo, tayo na yan. Mapalad po kayo kasi sa ganitong edad ay ginamit na kami ng Panginoon. Amen. Being itinerant preachers of God. Itinerant preachers. Ibig sabihin, you go from one place to one place. Alright, to preach the gospel. Now, yung sa pamamagitan nun, nag-preach kayo ng gospel, hindi lang po para sa yung pang parang sa katauhan, pero yung pag-preach nyo po ay yung pang kalooban ng Panginoon, yan, sa kalooban ng Diyos. Ayun. Ay, ito isa yun sa mga ano, the success of our mission did not depend on material riches, but in our authentic commitment, witnessing and loving God with all our heart. Ibig sabihin, being the itinerant preachers, we are authentic. We have the authentic commitment and also we have witnessing natin sa Diyos na nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi makikita lang natin ang success ng ating mission kasi kung ito ay nagagawa natin. Kasi pag hindi natin siya nagagawa, hindi lang siya nakadepende sa ating material riches. Mayaman ka man, mahirap ka man, kung ang paglapit mo sa Diyos o ang paglakad mo mga sa Diyos ay hindi naman nakikita through your witnessing. Through yung ginagawa mo, yung attitude mo, the way you hold, the way you act, the way you, ano ba, the way you speech, the way you talk. Kung hindi naman po yun nakikita sa inyong pang-araw-araw na buhay, ibig sabihin, we are exercising futility at the same time. Why? Hindi naman po nagiging sa pang-araw-araw natin yung ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya kailangan, yung commitment natin ay dapat nakikita. Oo nga, parang tayo pumunta, baka palaot tayo kung saan. Pero nakikita
natin, na witnessing natin, kung paglabas natin dyan, ayan na naman tayo, bibig na. Wala, patapos ng gawain. Alam niyo po ba, our family is one of our temptations. Isa sa mga temptation na rin ang ating pamilya. Ang ating environment, at higit sa lahat, ang mga taong nakapaligid sa atin. Yun ang mga bagay na dapat natin, let us analyze. Lord, ako, tapos ko mag-permitting, andito naman po ako. Bakit ganito? So, yun na, it's very hard to follow Jesus. It's very hard to follow His footsteps. Sabi nga, if you want to follow Him, deny yourself and carry the cross. What is the cross? That is a problem. That is our obstacle. That is our hindrances in our life. Kasi kung wala naman po yan, wala rin naman tayo. Ang mga obstacle na po yan, yan ang isa sa mga nagpapalakas sa atin. Yan, yan din ang mga bagay na mapapaunlad ang ating pananampalataya. Kasi di ba, sabi nga, no? Ito nga. So, my dear sister, ito lang po may sister ko. Sa aking pagdating sa Panginoon, nung ako'y 13 years old pa, hanggang sa ako naging ganito, kinakailangan po, sa totoo lang po, yung pagpupuri sa Panginoon, yan ang dapat natin dinadalihan. Pagdating ko po yun, ha? Nandito yun sa commitment natin. Kinakailangan, huwag tayong i-stop sa ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya in just only a couple of minutes. Kasi, nangyayari kasi, the praise of Lord Jesus Christ, the multiply of Lord Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, thank you so much, Lord, ganun lang. And stop na tayo doon. And after that, pagpupuri sa Panginoon, dapat, ito rin, ipapasok na natin ang silence. Kasi the more you have, the more you experience silence, and the more you learn how to keep quiet, doon naman tayo pinapasukan ng mga mensahe ng Panginoon. Sabi nga, pilitan lang natin ang paglilit ng mga bagay-bagay sa Panginoon. Ang supplication na yan, dapat yan nililitan lang natin. Ito sa mga bagay na pwede ko i-share muna sa inyo. Lilitan natin yan. Ewan ko lang po kung totoo yan, ha? Kung para po sa inyo. Yung supplication, it's just only a matter na maliit lang. Kasi sabi nga, 2 or 3 are gathered in your name, you are in the midst of us. Right now, Lord, we are claiming for your promise. Diba? Nagsasabi tayo ng ganun. Right now, Lord, we are claiming for your promise na lahat ng mga hinihingi namin sa puso namin, sa isip namin, lahat dyan ay ibibigay sa atin ng Diyos. Kung tayo ay may pananampalataya. Ngayon, kung tayo nga ay humihingi tayo, diba? Sabi nga, ang isang anak, pag pinupuri ng anak ang kanyang nanay at ang kanyang tatay, wow, papang gwapo mo, mami, alam mo ba, mami, babe, babe mo. Anong nangyayari sa anak? Binibigyan tayo ba ganyan? Binibigyan natin ang nangyayari. Diba? Pero, pag tayo ay hihinang, mami, pangit ay hihinang, mahinang, ikaw ba ay magbigay? Bibigay ka ba? Magugusto mo bang bagay na gano'n? Nahihingi pa, nahihingi tayo, and get. Hindi naman tayo natin na natutunan magpasalamat, hindi naman natin natutunan mag-init. Ito pag magbigay din sa kanila ng tulang, Lord, thank you so much, we praise you, we magnify Lord Jesus Christ, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, you are my provider, you are my greatest healer, you are the God that cannot be. Pero ano nangyayari? Hindi na minsan nagpakabaya natin yun. Hingi tayo ng hingi. Kaninsan, nakakalimutan na natin ang maraming pagpapasalamat, which is very important in our faith. Diba? Pero pag di tayo nangyayari, nasa na witnessing? Nasa na commitment? Tapos pagdating sa pagpupuri, Lord, thank you so much, Lord, hallelujah, Lord Jesus Christ, you're my Lord Jesus. Diba nga, sabi ng Acts? Yes. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Yeah, yes. Pero paano yun? Yung sa supplication, ang haba.
pero hindi naman natin bagalig sa buhay. Nawawala na rin yung pagpapasalamat. Ito is very important in our beliefs, in our faith. So, sabi ka, witnessing and loving God with all our heart. Paano natin siya mamahalin ng with all our hearts, with all our minds, with all our soul, kung kita mismo, kung tayo-tayo mismo, nandun ang failure. Oo, diba? Nandun ang failure. Alright. Paano natin siya mamahalin with all our heart? I love you, Jesus, with all my heart, with all our heart, with all my heart, and with all mula sa ating kaibuturan ng ating puso kung kakaiting bago lang sa lalaman tayo. Dito sabi niya, mayroon ng kwento, ito yung pang mag-isip na kwento. May isang mag-ama. Yung mag-ama na yun, pumunta sa isang bundok, parang sa isang hill. Sabi ng nanang tatay, anak, kumapit ka sa akin ha, kumapit ka sa akin para hindi ka mahulog. Sabi naman ng anak, nakatingin sa tatay. Bakit ako kakabit sa iyo? Ano, tatay? Bakit ako kakabit sa iyo? Eh, pag kumapit ako sa iyo, tiyak na mahuhulog ako. Yeah, di ba? Ikaw ang kumapit sa akin. Ikaw ang kumapit sa akin. Dahil, surely, sa pagkapit mo na yan, talagang ligtas ako. Hindi ako mahuhulog. Ngayon, mga brother and sisters, hawakan natin ang Diyos. Hindi pwedeng hawakan natin ng Diyos, kundi ang Diyos ang hahawak sa atin. Dahil kung ang Diyos ang humawak sa atin, surely, that is the most safest hands and among all hands. Yan na. Pag hinawakan mo ang Diyos, Jack, makakabitaw ka. Sa maikling pagsubok na dumating sa buhay natin, bibitaw tayo. Makakabitaw tayo. Pero pag ang Diyos ang humawak sa atin at ito ay sinabi natin, Lord, hawakan mo ako. Amen. Ikaw ang humawak sa akin, hindi ako ang hahawak sa iyo. Surely, that is the most safest hand among all. Amen! Depende ang ating pananampalataya, ang ating mission sa ating magasin, sa ating commitment, a deeper commitment to God. Doon lang po, malalaman natin na tayo ay hinawakan ng Diyos ng buong puso. Okay lang po ba na meron ako ng i-share sa'yo every ano yun? Oo, siyempre. Mas maganda na lang. Para may malalaman kami. Yes. So, pwede ka talaga din talaga. Oo, tsaka hindi yung karagdagan is sa amin kasi alam mo kami, hindi pa kami nauna ka ng ano. Na-ano na kasi. Kailangan may gano'n talaga.
Suwabe. Opo, suwabe lang. Mm-hmm. Suwabe, suwabe. Amen! 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 Para mas lalo pang lumalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At para tayong lahat, bago umalis, ay tagumpay, no? Yung uuwi tayo ng may kasiglahan, no? Yes. Sabi nga, eh, ngayon pa lang, eh, nangangalahati pa lang tayo, good prayer meeting na ito. Yes. Ako, lalo na paglabas natin, the best talaga. Amen. Lalo-lalo na, ito na, tatawagin na natin. Ang next servant ng Set My Spirit Free, ang ating kapatid, Brother Dominic Reyes.